Noong March 2020, nilabas dito sa Pilipinas ang Suzuki Espresso. Pero meron lang siyang isang variant at isa lang din ang transmission niya. Manual transmission lang ang meron. Ngayong May 2023, nilabas ni Suzuki Philippines ang bagong-bagong Suzuki Espresso AGS. Sorry. May mga features na dinagdag at binago si Suzuki Philippines dito sa bagong Suzuki Espresso. Liban sa updated engine at yung automatic transmission niya, yung AGS, meron na rin siyang defogger at naka-power side mirrors na rin to. Merong engine auto start stop system at electronic stability program. At meron na rin itong mga steering wheel controls. So, test drive naman tayo. Pwede po natin papayon yun, no? Yung radyo. Apa. Thank you. Oh, mas maganda yung infotainment niya. Gosh! Papapainis. Good naman. Mas makikita nyo pa yung fuel economy information. Paano ang drive na to? Drive po. Lalagay nyo lang po sa di. Baba nyo lang po. Yan. Ganyan lang. Tapos parang normal na automatic na kailangan naka-preno. Yes po. Handbrake pa na kaya ma'am. Tapos ma'am, ang gawin natin, isang ikot lang. Tapos pila tayo para may try natin sa to. So yun na nga, convenient siya. Kasi nga, matic or aging. Tapos meron siyang ano, steering wheel control. Yes po. So far, hindi siya jerky. Hindi po. Hindi katulad ni Celerio. Ah, si Celerio jerky? Medyo. Okay. Ayun. Hindi mo na pagproblemahin yung clutch mo. Hindi ka na problema kung mamatay ang ka. Pero ito, meron tayong tinatawag na engine auto start stop. Mm-hmm. Ah, okay. Mm-hmm. So, ginagawa namin, ma'am, pagka siyempre namamatay yung compressor, dine-deactivate na lang namin dyan sa left side para may merong letter A na off. Meron nga dito. Pwede mo siyang deactivate. Pwede mo. Pero pag naka-on yan, mamamatay yung engine. Di patay so, din yung compressor yun. Patay din po yung compressor. Wala tayong aircon. Oo, wala pa tayong aircon. Wala pa rin. Pero maganda dito, meron na siyang microphone. Ah, para saan? Para dito. Dito po. Oh. Naka-ano po kayo? Pag may call. Opo. Okay. Ayun, tatawagin mo si Siri. Makakonek ka dito. Naka-ano na po siya eh. Android Auto, Apple CarPlay? Hmm. Oh. Nice. Accept lang si GPS. Sorry, na-adjust ko sa inyo. Okay lang. Yan. Yan ang maganda ngayon, ma'am. Automatic. Oo nga eh. Yan natuwa ako. Hindi ka tulad po ko. Gagalit ako. Nasa maganda pa dyan, likod mo, naka-defogger na siya. Oo. Ang maganda pa dito, may mga vehicle alert siya. Yung low fuel, seatbelt. Ah, kasama sa infotainment? Apo. Di ba ganyan, hindi ko na magkabulat ang infotainment, halos. Di na. Yung una kasi yung pangit eh. Ah. Ang bagal pati. Kasi si, madalas masira. Baduy. Naka-off na yung engine, bukas pa yung infotainment. Dami nakakaklamo. Tama, ma'am. Kahit iba, mag-reset na hindi pa. Kahit kami. Kumbaga, siyempre, kami ma'am, kahit taga-Suzuki kami, magbibenta kami. Siyempre, alam namin yung mga issue ganun. Kaya nung napalitan, ay, salamat pag ganun kami. Kasi ang pangit talaga eh. Ay! Testa naman, yung ano, yung gear mo, babe. Wala kang ano? Wala kang park. Ay, oo nga. Oo. Dahil tsaka yun. Ay, may gear indicator. Nice. May gear indicator na doon. Ito, partida. Naka no tint tayo. Sobrang init sa labas. Pero tulong yung aircon mo. Diba? Ito pa baka nabigyo ate, hindi na eh. Eh, siyempre, ilang taon na yun. Oo. Linis na yata kailangan. Hindi niya pa napapalinis.
hindi naka ano ba yun? Yung pagkabili nyo may cabin filter na nag-filter yun yung nililinis namin regularly. Kasi ito kasi hanggang ngayon wala pa siyang ano, cabin filter so kaya malamig talaga. Okay, may point. Pero ang importante talaga bilan talaga kasi yung gumi. Tapos ganun-ganun yun naman. Huwag naman. Yes, sundan mo yung ano, yung mga arrows yung kung, ng konti na dyan. Ayan, dasot ko dyan pa ka nandyan. Oh. Oo. Bakit ganito? Gawin yung 20 kilometer. Yan. Sige kuya, pag ako mamaya tuloy kami rito, sige. Ikaw ang ahente ko. Sige. Hanapin niya lang ako. Tapos? Sige pa, dito. Yan, sundan mo lang yung mga kone yun. Diretso. U-turn. Ay, U-turn? Doon sa kanila pa. Dulo na. Yes. Doon na sa ano, sa lubak-lubak. Gosh. Ayan. Tapos sa lubak-lubak. Diretso yun yun. Okay, alam mo yan. Abakan mo daw. Ay, nak. Yung goma pala to. Pasok yung sa dalawang pano. Wait, matatamaan ba ako? Sige po. Malayo pa dito. Diretso lang pa. Diretso. Yan. Sorry. Diretso pa. Ha? Sorry. Ano yung green na yun? Ah, nag-engine auto start stop po. Okay. Tapos, sige po. Naka-neutral naman. Bitawan nyo po yung ano. Yan, nag-engine. Okay. Reverse nyo lang. Diba, reverse nyo lang. Sorry talaga. Sorry. Nasobrahan nyo ng tapak. Di. Akala ko brake. Baby, baliktad. Si sir, hindi na mag-ano. Saan tayo, kuya? Sige po. Diretso lang. Okay. Buti cone lang siya. Buti cone? Butik! Sorry talaga! Okay lang kayo, ma'am? Okay lang. Hindi kayo na tense? Hindi naman. Kanina, oo. Masasanay rin kayo sa automatic. Ayoko na pala ng automatic, may SUA. Tapos balik na tayo doon. Opo. I'm sorry talaga. Okay lang po, ma'am. Baka ikwento nyo rin ako sa iba, kuya. Ma'am, naka-video ka. Isasama ko sa YouTube yun. Grabe ka, ma'am! Yes, sige yun, ma'am. Sir. Manual. Ikaw manual yun, namatayan ka, diba? Galing mo, oo, engine start, stop. Okay lang yan, ma'am. At least, ma'am, alam nyo na kung paano gumamit ng automatic. Masasanay rin kayo yan. Kasi siyempre, from manual to automatic na yun. Si kuya, natawa sa akin. Okay lang. Okay lang ako. Ngayon, tapos na mag-test drive si Kim. Ako naman. Mas mabait siya. Ano, namatay siya? Okay. Hindi, kahit nakapatay siya, may aircon tayo. Ano, patay po yung ano. Itong gumagana, ito yung... Fan lang. Yung mismong blower lang niya, sir. What if, let's say, pinatay ko, nagpreno, full stop ako. Tapos, nag-handbrake ako, binitawan ko yung preno. Hindi naman na-under yung... Hindi na-under, sir. Under pa rin siya. Kasi kailangan naka-hold ko sa ano. Naka-hold mo sa brake mo. Kunyari 2 minutes tayo nakahinto, kusa siyang mag-on. Regardless kung nakapreno ko. Yes po. Oh. 2 minutes siya. Yan, ganyan. Tagal 2 minutes. Ano siya? Kusa siya. Think, since meron siyang engine start stop po, mas maganda na rin yung contact mo. Yes po. Maganda po yung answer. Ano yung signal to? Same computer box? Magkaiba na po. Magkaiba kasi, na. Kasi ito, K10C. Si yung dating ano, K-10B. Magkaiba na yung computer box.
kasi yung lumang espresso nakita niyo. Napaka Nag-start na? Diba? Oh, ini-start mo? Usa. Usa siya. Oh. Yung yun yung tunay. Bibitawan ko pa nga siya. Stig. Bibitawan ko pa lang. Amazing. Okay na. Nung nakita ko lang yung ano. Okay na, naka-seatbelt na ako. Naka-seatbelt ka na. Sige po. Huwag ko pa iyakin. Grabe siya. Uy, mas matindi to. Nanganil ba ako sa bibig? Aray ko. Kaya rin, sa first gear, bibitaw gas para lumipat siya ng second gear. Tapos na ano na, yung sequential niya rito, yes, po. Na ano ko na, yung pag kinlik mo siya ng ganun, yun na yun, di ba? Yes po. Unlike sa manual na mararamdaman mo pumapasok na ako. Kamusta naman yung experience mo sa AGS? Muna sa lahat, naghahanap ako ng clutch. Pero hindi issue ng AGS, yung issue ng driver. Yung mga napansin ko, yung preno niya, mas mabilis kumagat kesa dun sa luma. May arangkada siya sa primera. Pero kapag nag-shift ka na sa segunda, medyo tinitimpla niya yung clutch ng medyo matagal-tagal. So, sayang yung belo ng primera pagdating sa segunda. Hindi natin na-try yung tercera kasi maikli lang yung ano. Salamat. Hindi natin na-try yung tercera kasi nga maikli lang naman yung kalsada. Handling, same lang. May body roll pa rin. Yun lang yun. Suspension is the same. Yung suspension. Dinamit mo yung sequential, di ba? Oo. Smooth naman yung shifting niya. Feel lang talaga nagaan siya. Nagbababad sa clutch minsan. Yung tipong yun ba? So yung arangkada nga nung Primera, sayang lang. Yung sinabi ni Kuya na kapag ano angat mo sa gas, doon mag-shift sa sequential siya. Oo. Hindi. Yung, ano yun sa so ano yun, kung ang sinasabi niya is yung sinabi ng RIT sa pag-shift ng sequential sa ano, EGS sa Celerio, na kung gusto mo ng smooth, gusto mo ng okay yung clutching niya, apak mo, diba? Parang arangkada ka. Parang manual, iangat mo muna yung slingador mo, then tsaka ka mag-shift, then apak ulit. So mas smooth siya pag ano. Eh yung target ko nga kasi kanina is tignan kung gano'n siya kalakas. Which is yun nga, hindi naganap. Ayan, pangkaraniwang tanong, would you recommend AGS, Suzuki Espresso AGS sa mga taong naghahanap ng automatic? Bakit hindi? I mean, ito, tested na natin ang Suzuki Espresso, di ba? Mapa highest point, well, former highest point. Mapabaha, mapa-offroad. Eh, okay siya. Hindi tayo pinahiya. Hindi tayo pinahiya sa mga kahit na anong challenges sa kalsada. And on top of that, tipid naman siya. So, I assume mas tipid siya dahil sa ano niya, sa engine start up. Ano? Start, engine start stop. Ayun. Yung sa engine start stop bot, ano niya, feature niya. For sure, yung tipid na espresso na to, ito yung luma. Mas tipid pa yun.
So yung nagsastop kapag i-release mo yung brake. So yung reliability, yung ang tawag yung katitiran, nandun, parehas, di ba? Bye-bye. Bye.